Nagkaroon ng operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga online lender na di umano ay nanghaharas ng mga nangungutang. Ang naturang operasyon in a live stream ng isang kilalang vlogger at ayon sa kanya, collaboration daw ito with PNP ACG. Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Maris. Good morning po sa lahat ng nanonood po sa atin. Alright, Attorney, dahil sa mga naka-live stream ang operasyon, kitang-kita syempre yung mukha, no? At yung identity ng alleged suspects at ilang empleyado ng lending company. Kaya nagre-reklamo yung mga kaanak na mga nakita sa live stream. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito, Attorney? Well, I would think na may possible violation to ng data privacy law natin sa ilalim ng Republic Act 10173 or ang Data Privacy Act. Ang mga photo o video na nakakalap na hindi for personal purposes ay considered as personal information kasi ma-identify ka dahil dito, no? Na hindi dapat nasisiwalat sa publiko. So while the taking of photographs and videos may be allowed kahit na walang permiso ng mga subject, dapat kasi kinukuha ang consent nila, sa ilalim ng Section 13 ng Data Privacy Act, dapat ay gagamitin ito for a legitimate purpose. Halimbawa, maaari itong gamitin bilang ebidensya sa mga proceedings eventually, pero hindi dapat magamit beyond that purpose. Parang medyo dapat mas circumspect, di ba? Mas careful ang ating mga otoridad sa pagpili ng mga personalidad na gagamitin nila for their collabs, di ba? Kung magkakaroon man ng abriya at violation ng mga rights ng mga tao, ito ay dahil pinayagan sila at binigyan ng authority at consent for the collaborator to join them and take the photos and the footage. Dapat siguro mas masigasig yung mga nagko-cover ng ganitong mga sitwasyon para hindi makasira sa reputasyon at privacy ng mga tao na posibleng wala namang masamang ginawa. Although sa case na to, meron kasing warrant for search and seizure. So hindi naman nating sinasabi na walang probable cause. Mukhang meron naman. So in the same way, di ba, dun sa PNP, meron silang memo actually na pinagbabawal yung iparada at ipresenta sa publiko yung mga taong arestado para sa isang krimen dahil nga ito ay labag sa kanilang karapatan to privacy at presumption of innocence. So parang ganun din. It's the same principle. It's the same rights that we are trying to protect. Tapos ito, nilive mo na kagad. Samantala, sakaling mapatunayang may nalabag na mga rights nga yung mga alleged suspects, no? Ano po ang maaaring pananagutan ng mga taong responsable para sa insidente? Well, theoretically, lagi nating sinasabi na ang paninirhang puri or defamation or libel na isang krimen, yung pag nasisira yung reputation or you impute a crime to a person. And although naiintindihan natin ang feeling ng mga subject ng video na maaari silang masiraan ng reputasyon, na naakusahan sila ng isang krimen, baka hindi pa umaabot dun sa level of libel or defamation sa sitwasyon na to, na maaari magkaroon ng liability yung vlogger na kumukuha ng video. Although tulad ng sinabi natin, baka dapat nga yung PNP na nag-allow, di ba? At sila ang pumili ng vlogger na magko-cover ng ganitong event. At kung sino ang pipiliin na to collaborate with them, at least they should require some special training bago mag-cover ng event. Lalo na, ito nga ay live streaming, walang panahon para mag-blur ng mga mukha to protect the identity. At since sila ang nangongolekta ng information, photo at video, or at least under their authority, ito dapat ay careful din sila nga kung paano nila gagamitin ito dahil malamang ito ay Data Privacy Act violation at sila ang mananagot sa ganitong mga circumstance. Ang stricto nila sa mga reporter pero sa mga vlogger. And I think tong vlogger na to, di ba? Meron na siyang reputation. So that's why I say they should be more circumspect para yung mga responsable at saka aware kung ano yung rights ng mga subjects ang kanilang pipiliin. Ay napoprotektahan din. At napoprotektahan. Diba? Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. And happy Monday. Happy Monday to everyone. Have a good week ahead.